Marcos, PH delegation unscathed from China visit. Unscathed, bakit? Kasi po, di ba may COVID ngayon doon? Lala ng COVID sa China, guys. So ito po yung list o listahan ng mga agreements na pinirmahan nung nagpunta si PBBM ng China. For 2023 to 2025 on agricultural and fisheries cooperation between DA and China Ministry of Agriculture and Rural Affairs. Actually, mga kutsero, magandang balita to kasi malakas sila mag-import ng agriculture, agricultural products. MOU, Memorandum of Understanding sa BRI, Belt and Road Initiative. Although, medyo ano ako dyan, medyo 50-50 ako sa BRI, pero see, let's see, di ba? Huwag tayong close-minded. Malay natin, umubra. Handover certificate dahil nagtayo sila ng Philippine Sino Center for Agricultural Technology or Technological Cooperation Phase 3. MOU, Memorandum of Understanding sa pag-i-improve ng ating infrastructure sa information technology. Protocol for of phytosanitary requirements for the export of fresh durian. Alam niyo, nung una ko tong narinig kanina, sabi ko, ba't kaya durian? Ano meron sa durian? Tuwang-tuwa dyan ang mga Chinese. Tapos, handover certificate para dun sa mga binayaran nila na, ano, na tulay. Framework agreement for the renminbi portion of the loan financing for three priority projects of the DPWH. Four loan agreements for the mixed credit financing, US dollar and renminbi. Of three priority bridge projects under the Public Works Department, DPWH din. Implementation of the MOU on tourism between Philippines and DOT and the Ministry of Culture and Tourism of China. MOU between DTI and the Ministry of Commerce of China on electronic commerce cooperation. Alam niyo mga kotsero, gusto ko to ha, itong sa e-commerce na to. Bakit? Yung mga binibili nyo sa Shopee, lahat yan galing China. Karamihan dyan galing China. So kung magkakaroon tayo ng ano, ng sistema kung saan na mapapadali at mapapamura ang pag-i-import ng mga produkto from China to the Philippines and vice versa, eh maganda yun. Good news yan. MOU between NEDA and China's International Development Cooperation Agency on Development Cooperation Plan 2023-2025, Agreement on Economic and Technical Cooperation between China and the Philippines, Mutual Recognition Agreement on between the General Administration of Customs of China and BOC of the Philippines, and Arrangement of the for the Establishment of a Communications Mechanism on Maritime Issues. Dito na papasok si West Philippine Sea. Kasama nga po dito, ito po yung total amount ng pledges na naiuwi from the state visit ng China. Total of 22.8 billion worth of investments and export potential. No? So 1.72 billion in agriculture, 13.76 billion in renewable energy, and 7.32 billion in strategic monitoring, meaning electric vehicle and mineral processing. Ang Pilipinas po, napakayaman sa nickel. Ang nickel po ay isang component ng mga baterya na ginagamit for electric vehicles. Ang direksyon ng mundo ay iwanan na ang paggamit ng gasolina. Imagine the potential the Philippines can have. Kaya ang nandito ay electric vehicle and mineral processing. Bakit? Mineral processing for the components necessary for the batteries of electric vehicles. Okay na okay yan. Pwede na tayong mag-export ng mga baterya. Kaya nga sabi nga rin din sa balita na almost half of 22.8 billion investment pledges in Marcos China visit is for green energy. Yan laki no, di ba? All of these will be pointless kung ang ating sistema, yung ating economic restrictions sa constitution
ay nandiyan pa rin. Kaya po, once again, nananawagan po tayo sa ating kongreso, sa upper house at sa lower house. Kung pwede ba, amyendahan na natin yung constitution. Bumalik ang China sa lamesa pagdating sa oil and gas exploration. This is a very, very important development na bukas na naman ang pintuan ng China at ng Pilipinas sa usapin ng exploration ng langis. Medyo masama pa rin ang loob ng mga oligarko at ang mga protektor ng mga oligarko tungkol dyan. Ang sabi, MVP on resuming exploration works on West Philippine Sea. Who will protect us? Even with the best of intentions on our part, because we want to continue with our work program precisely to determine if there's gas in West Philippine Sea. But if outside forces will stop us, what should we do? Who will protect us? We are a private sector company. Sinigundahan niya ni Carpio. Carpio urges Marcos to protect Philippine oil exploration vessels in Recto Bank. Ayan na naman si Carpio. Ayan tayo eh. While Carpio admitted that Marcos has been saying the right things in asserting the Philippines' interest in the West Philippine Sea, he challenged the president to walk the talk. The issue will be will the president send the Coast Guard and Navy ships to protect the survey and drilling ships that will go to Reed Bank? Ayan. Mga kutsero, may history pong malalim ito. Sabi niya, Salim, Razon, Ongpin, project behind Aquino's discord with China. Bakit nagkaroon tayo ng masalimuot na relasyon with China noong panahon ni Panot Aquino? What triggered the Aquino III's regime's conflict with the Chinese that led to the unprecedented Philippine arbitration suit against China and which sustains the Sinophobic campaign in the country was the ambitious, rushed project of three tycoons and their companies to become energy giants in a few years. The Rectot Bank Triad consists of the primus inter pares. Primus inter pares talaga. Sino ang pinuno niyan? Kasi siya yung first among equals. Si Anthony Salim. Oh, yung big boss ni ano? Ni MVP. Okay, tapos ang second biggest owner with 30% is Enrique Razon. Pangatlo is si Ongpin. Marcos Technocrat Roberto Ongpin. So, paano sinira ni Panot Aquino yung ating relasyon with China in terms of oil exploration? The Voyager surveys were still to be completed. Ito na ho, yung Voyager, ito po yung survey ng tatlong oligarko na to. Were still to be completed when two Chinese maritime surveillance vessels drove it away from the area, radioing that it was on waters under Chinese sovereignty and it had no permission to undertake surveys for oil and gas. Tapos, it wasn't just accidental, iniintay na raw sila doon ng mga Chinese. Dahil, the Chinese had sent both Arroyo and Aquino administration angry notes verbales in 2010 and 2011, protesting the Philippines' authorization of Forum Energy to explore and extract hydrocarbons in the area na hindi raw pinansin nung dalawang administrasyon. Yan, si Forum Energy, nung pinaalis sila, anong ginawa ng Aquino administration? Humingi ng tulong sa mga kano. Western Command deployed an OV-10 light attack aircraft and an Islander observation aircraft to the Reed Bank. And two Coast Guard vessels were subsequently dispatched to escort the Veritas Voyager until its survey activities had been completed. Contrary to the report that portrayed the Philippines successfully resisting China, the reality was the Triad's ambition to become energy giants was stopped dead in the water. No survey ship has been sent to that hanggang ngayon. It would be President Aquino III a few months later who would make the incident nearly a casus belli involving the country's integrity to the puzzlement of most Filipinos at the time who hadn't heard of a Recto Bank. Ngayon, ano pong ginawa dito ni Panot? Simple lang po, nag-claim siya.
Sabi ni Panot, in a melodramatic fashion, he declared in his speech, "What is ours, at kung anong atin ay atin." Sounds familiar? Di ba yan din yung sinasabi ng mga dilawampig CPP hanggang ngayon? Yan din ang sinasabi ni Albert De Rosario. Yan din ang sinasabi ni Antonio Arpio. Kahit hindi naman talaga parte ng ating territorial seas yan. Yes, admittedly, yan po ay parte ng ating exclusive economic zone. Pero mga kakotsero, hindi po ibig sabihin na ito ay parte ng ating teritoryo. Hindi po. So yun. So during this time, dinala nila sa Hague para sa arbitration ng International Tribunal. And such vehemence against a superpower, I have to suspect, could only be explained if Aquino had acquired a stake in that billion-dollar project. So, hindi naman daw ito paglalaban ni Aquino kung wala siyang makukuha dyan. Idagdag nyo pa yung nangyari sa Scarborough na alam nyo ng kapalpakan ni Albert Del Rosario. Maski si Panot mismo, sinabi niya 2012. Walang masama dyan. Sige, mag-joint exploration kayo dyan. Carry. Walang problema. Tapos all of a sudden, bigla-biglang sinabi niya, nagsisigaw siya, ang atin ay atin! Kaya ngayon tayo may problema with China. Na ngayon ay naresolba na. At least, now, both countries are in the negotiating table already. So kung kayo po ay nakabase sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain at Ireland, ay pwedeng-pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa pamamagitan po ng Zendwave. Gagawin nyo lang, download nyo siya sa inyong mga telepono, mairehistro ang inyong bank account details, mag-submit ng mga ebidensya na kayo talaga yung nag-ano. Actually, dito kay Zendwave, meron ding facial, yung selfie verification. But anyway, at after noon ay pwedeng-pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Not only that, sa inyo pong unang padala at kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa po kayo ng $10 free credit. So once again, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gamitin nyo na po si Zendwave for all of your remittance needs. Wala akong remittance fees yan, mga kojero. Kaya, go, go, go. Bye everyone. See all of you tomorrow. Bye.